2 years later, nasa kasarapan ng tulog si Vanessa at balot na makapal na kumot dahil sa lamig ng aircon nang bigla niyong habulutin ng kung sino man dahilan para mapabalik ko siya ng bangon. She was about to shout at whoever it was when she saw that the woman is even more mad than her. Why? She was taken aback. Mom, why are you here? At this late hour? Vanessa, it's still 9:30. Ma, kailangan ko ng tulog. I've been working my ass off for 2 days straight. Wala akong pahinga. Hindi mo sinapot si Carl Sandejas. Alright, it is her mom's blind date again. Ngayon ba yon? Maang-maangan niya. Her mom has been setting her up on a blind date for 2.5 years. Nag-aarala kasi ito nang bigla siyang ma-depress dahil hindi niya mahanap ang taong hindi niya na mahanap. Kalahating buwan din ang ginugol niya upang hanapin to pero hindi niya ito makita. Maging mga pinsan niyang sina Paolo at August nasa Puerto Rico. Hindi siya makapasok doon dahil wala na siyang code. Ayaw siyang tulungan ni Blue na siya ngayong naglilibot sa Espanya. Kaya nang hindi niya ito mahanap, nagkulong siya sa kanyang silid. And that's when her mom starts to panic as hell. And her being true to her feelings, sinabi niyang dahilan kaya't naghanap to ng mga eligible bachelor na single at mayaman para makadate niya at kung sakaling magustuhan niya, mapapangasawa niya. Madami na siyang nakadate. Honestly, they are all screaming gorgeous. And every guy she date expressed their feelings for her. But none of them went to her heart at all. Umuwi siyang umiiling na lang sa kanyang ina tuwing uuwi siya sa kanila. O kaya maghahanap siya ng dahilan para hindi na muling i-date sa parehong lalaki. But that did not stop her mom. Nagpatuloy ito sa paghahanap ng lalaki sa loob ng isa't kalahating taon at walang magagawa siya kundi ang sumunod. Pambawi niya sa pagkakamaling na gawa niya 2 taon ng nakakaraan. She sighed. I hope this guy is the last reach. She said to herself. Is he waiting? Yeah. He's been at his restaurant for like 3 hours, Vanessa, expecting you. Baka nga gutom na yun dahil sa paghihintay sa'yo. Ines na naglakad palapit sa kanyang-kanyang ina at halos atake na siya sa pagtayo. Sometimes she hates her mom for being like that, but she understands her most of the time. Noon lang din kasi niya nakita na maging ganon ang kanyang ina dahil sa kanyang ama. Ang gusto lang kasi nito ay mapabuti ang kalagayan niya kung wala na to sa tabi niya. Still, she hates her right now. Sinamaan niya ng tingin ang kanyang ina. Do you really have to pull me hard like that? Para bilisan mo. Singhal ng ina at saka siya hinila papunta sa walk-in closet niya. Ito na rin nagpili ng kanyang damit na isusuot. Long dress? Kunot noong tanong niya habang nakatingin sa puting damit na hawak ng kanyang ina. It is her least favorite. Bigay to ng kanyang tita na kapatid ng kanyang ama at hindi niya yun sinuot dahil ayaw niya kaya naman tinago niya yun sa kaduluduluhan ng closet. Ma, hindi party ang pupuntahan ko. Dinner date lang. Why long? Para magmukha kang presentable. The last time you wear short dress, Michael tumistok you for a stripper. That asshole. Ito na ang pinakabastos na lalaking nakadate niya sa tanang buhay niya. Dahil sa aksidente ko ng paghawak at pagpisil nito sa kanyang dibdib, nasapak na to ng paulit-ulit dahilan para ma-hospital to ng 3 araw. You should be careful. They should be careful at me. Pagtatama niya at nalagay sa hamper ang white dress na binigay sa kanya ng kanyang ina. Na ang pipili ng damit ko, ma, we are living. Do not reason at me, Vanessa. Di niya ito kinibo at kumuha na lang ng isusuot. Kinuha ang floral na hindi kitang dibdib at hanggang tuhod ang haba. Na makabihis, lumabas na siya ng banyo. Kumuha ng puting heels at sinuot yon sa kanyang paa. What? Kulot noong tanong niya sa ina. Hindi ka maglalagay ng makeup? Tanong ng kanyang ina. Baka gutom na siya. He's waiting for me for 3 hours, right? Di na nakasagot ang ina niya, kaya naman, tinalikuran niya na ng tot nagmadaling bumaba ng hagdan. Lumabas ng bahay. She went to the garage to get her car and after she get in, she go. Tipid ang naging pangiti ni Vanessa nang makita niya si Carl Sandejas nasa isang table at palingalinga sa paligid. Carl Sandejas is handsome, alright. It's hard to deny his gorgeous body even with a suit. She saw him on the magazine. Malamang nagji-gym ito. Base sa laki ng katawan. Not to mention that he is the firstborn and the heir of Sandejas Corporation. Tall, fit, and famous. Almost her ideal type. Not like him. Natigilan siya sa kanyang sinabi sa isip. Di na dapat niya ito inaalala pa. Dapat ibaling niya sa ibang kanyang atensyon nang sa ganon, di niya muling maramdaman ang sakit. It's been 1.5 years after she recovers from pain and she doesn't want to feel that again. She doesn't want to end up almost killing herself again. Not anymore. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago naglakad palapit kay Carl na kanina pa lumilinga sa paligid.
At nang makita siya nitong palapit sa kinaroroonan, kaagad tong tumayo at sasalubong sana sa kanya nang pigilan niya ito. Nakatitig to sa kanya habang dahan-dahan ang naging pag-upo. Siya na may umupo na sa harapang upuan nito. "Hi!" Bati niya sa binata. "Hello! Kumain ka na ba?" "No, have you?" Balik tanong sa kanya ng binata. Mababasa sa mata nito ang paghanga. "Ako rin, hindi pa ako kumain. Anyway, while we are ordering, you can ask me anything. I'd like to know if you're single." She chuckled and looked at Carl. "Makakipag-date ba ako kung in a relationship ako?" "When is the last time you had one?" "When I was in college, I think." "That long?" Di makapaniwalang tanong ng lalaki. "Na kaya mong di makapagrelasyon ng ganun katagal?" She does not actually want to remember it. It was her nightmare and the worst part of her life. Pero gusto niyang sagutin ng binata. "Because he died, my boyfriend. He is with me when that happened." "Oh, do you have any flings?" She laughed. "Yeah, my horse or maybe my farm animals." "You live in a farm?" "Nagpapatakbo ko ng farm. Pinamana sa akin ng lolo ko," sagot niya. Di niya maiwasang mapangiti. Carl is actually pretty easy to talk with. At least nakikita niyang interesado to sa buhay niya. "So I stayed in the ranch for 5 years after I graduate college." "Do you ride horse?" "Yes. What about you?" Tanong naman niya. "Anong pinagkakabalahan mo?" "Wala pa. Pero tinitrain ako ni daddy para sa kumpanya. You know, I'm the only kid so I'm gonna have to do business in the near future." Anitong hindi ginalaw ang menu dahil nawili na ata sa pakikipag-usap sa kanya. Sumenyo siya sa waiter na malapit sa kanila at nang makalapit to, siya nang umorder habang si Carl patuloy pa rin sa pagkukwento. "Ikaw, farm lang?" "Lang?" She does not like the sound of it. "What's wrong with doing farm? I love it. Less hassle, more fresh air, at di mga taong usok ang naamoy ko." She sound offended. "I did not mean it that way, Vanessa. I'm sorry. Ang gusto ko lang malaman kung may makukuha ka pang mana sa lolo mo bukod sa farm." Bigla, ay sumeryoso siya. "Meron pang isa. His hidden sanctuary. Pero hindi mo kailangan pang malaman." Umira na naman ang pagiging bipolar niya. "Anyway, let's order food so we can eat. I'm hungry." "Hindi mo ba ako tatanungin sa personal kong buhay?" "Let's just do that while we're eating, shall we?" Nagpakawala ito ng malalim mabuntong hininga at saka tumango. They ordered food and they eat. Tulad nga ng sinabi niya habang kumakain, nag-uusap sila. Siya ang nagtatanong sa binata sa personal nitong buhay. Honestly, ramdam niya ang pagmamayabang nito bilang tagapagmana ng kumpanya ng mga ito. Pero bukod doon, napaka-interesante naman nitong kausap. Madaldal ito at mapagbiro. Mahilig din kasi to sa mga shorts gaya niya. At tulad niya, hindi ito nagbababad sa madaming tao o naimpluwensyahan ng masamang bisyo. She likes that Carl is being honest with her in everything. At least kahit papaano nagkakaroon ng konting gana ang boring niyang araw. How about the idea? She smirked. So hindi ka pa nakapunta sa mga bar or club? Believe me, I hate noises. She chuckled. Same. You wanna do it though? What? Tanong nito sa kanya. Pumasok sa bar. Tara. Tumayo siya at saka hinila si Carl. Bago sila umalis, naglagay sila ng pera sa mesa at tinan nila kinuha pang sukli. They went into the parking lot to get their car. Magkatabi lang pala ang kanilang sasakyan. I know someone who owns a bar. Shall we go? Okay. She smiled. I'll take that as a yes. She said and got inside her car. Pumasok naman sa sasakyan nito ang binata at sumunod sa kanya kaya't sinimulan niyang buhayin at pausarin ang kanyang sasakyan. Tumingin siya sa rearview mirror para silipin si Carl at napangiti na makitang nakasunod pa rin to sa kanya. Carl does like her a lot. Madali lang kasi itong basahin. Ngunit na po kauntingin niya sa kasunod na magarang sasakyan sa likuran ni Carl. Isa tong Black Hammer. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit naagaw nitong kanyang paningin. Dahil yon sa pilit itong nag-overtake sa sasakyan ni Carl. Pero hindi magawa dahil sa mga sasakyang papasalubong. Nangunot ang noon niya at inalis ang tingin sa sasakyan. Ibinalik sa sasakyan ni Carl. Hindi na niya pinansin pa ang nasa likuran nito at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho hanggang makarating sila sa isang kilalang bar. She doesn't really go to bar. She just knows someone who owns it and literally stay there. Treat it like his own house. Minsan lang siyang napadpado nung hinanap niya ang kanyang ama, Luis Agoncillo. Luis is her third cousin.
Ang nanay nito ay pinsan ng kanyang ama. Hindi sila ganon ka-close ni Lewis pero kapag nagkikita sila, nagkakaroon sila ng konting pag-uusap. Tuwing nakikita niya nga ito ay naaalala niyang kanyang ama. Bukod kasi sa pinsan niyang si Everest, ito na at ang pinakababaero sa lahat. Hindi pa niya ito nakitang nagseryoso. Nang makapag-park sila ni Carl sa isang makipot na parking lot, kagad silang nagtungo sa VIP door kung saan pinapapasok lang ang mga importanteng tao. Kagad silang pinapasok dahil kilala siya ng mga bouncer. Tulad ng inaasahan, maingay at matao sa loob ng bar. Nagsasanib ang hiyawan ng mga nagsasayawang tao at malakas na musika sa loob nun. May mga magkasintahan o di kaya na may hindi naman talaga magkakilala ang nakikita niyang naghahalikan kung saan saan. Hinila niya si Carl tungo sa Bar Island kung saan hindi gaanong maingay at pinaupo sa mahabang stool. Naguguluhan tumingin sa kanya si Carl dahilan pare katawa niya. Hindi ka talaga nagagabi sa bar? Ngayon pa lang, sagot nito. Wow! This is actually the first time I met a bachelor who doesn't go to bar. You remind me of someone. Who? Umiling siya at gumiti. It's nothing special. Anyway, anong drinks mo? Anything you like. Wala akong alam dito eh. Oh, how about wet pussy? Or maybe you wanna try blue balls? Natigilan ang binata at namamahang napatitig sa kanya dahilan para tumawa siya. Carl indeed reminded her of someone she knew 2 years ago. May inumin bang ganon? It's... ano? Taas kilay niyang tanong sa binata na hindi mawala ang ngisi. Carl cleared his throat. It's dirty. Yun nga ang purpose ng bar na to eh. Most people are liberated at walang pake kung virgin pa o hindi na. So if they want to be banged or something, they come here. Are you virgin? Palihim siyang natigilan sa sinabi nito pero di naging sapat para di niya sagutin ang binata. Like I said, most people are liberated and I am one of those. Pero unlike others, I don't go out to be banged. When was the last time you had one? 2 years. She said the order on Angel's did. Hindi niya na pinansin ang pagtanggi ng binata nang alokin siya ng waiter ng alak. Why? Wala lang. I like that you are being honest with me. Patas lang tayo, she said. Eh ikaw? Tingin mo maniniwala kang may lalaking hindi pa nagagawa ang mga bagay na nakakapagpatukso sa kanila? So, parehas lang pala tayo? Tanong niya. You are no virgin? Yes, I had sex with my ex before. Ikaw ba, ex mo? It was one of my greatest mistakes. Sa totoo lang, siya ang una't huling nakapasok sa akin. Really? Yes, aaminin ko, I did have love with that guy, but it doesn't mean that I am a whore. Bumaling siya kay Carl na seryosong nakatingin sa kanya. Siguro naramdaman ko lang na malungkot ako at kulang, kaya ako nagawa yon? Where is he now? Sir! Sabay lumingon sa waiter na kay Carl lang ang tingin. Bawal pong hindi uminom dito. Kahit water? Ang KJ mo, minsan ka na nga lang umiinom, di mo palubusin. Bumaling siya sa waiter. Yes, ma'am. Seriously, Carl, it's not poison. Alak lang yan. Carl nodded. Okay, alak lang. Inangat niya ang hawak na baso. Cheers? Cheers! Sabay silang uminom, nagkwentuhan, nagbiroan. Hindi nila pansin marami na pala silang na kaninang nag-aalangang si Carl na kayuko na malapit na tumumba. Ganon din siya pero alam niya ang mga nasa paligid niya. Or no. Oh God, she couldn't handle it. Mababa kasi ang stamina niya pagdating sa alak. Ang inaasahan niya babagsak siya sa sahig pero hindi yun ang kanyang naramdaman. She felt a hard broad chest and hand hugging her body. Seems like keeping her from falling. Mas sumigpit ang yakap ito sa kanya na i-de-end sa matipuno nitong katawan. Ayaw niyang imulat ng matadal sa hilo kaya hinayaan lang niyang sino man sa gawin ang ginagawa nito sa kanya. But that strong embrace felt familiar to her. Hindi lang niya mapunto kung kanino niya yon naramdaman. You've changed. A baritone British accent voice whispered. Ang hininga'y tumatama sa balat niya at pumapaypay sa konting hibla ng buhok na naroon. It's been a while, she groaned. Wala siyang lakas magsalita dahil sa hilo. Bigla siyang pinangko ng lalaki at hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin na magsimula na itong maglakad. Pero nang unti-unting mawala ang maingay na musika, alam niyang nilabas na siya nito. Doon na rin siya nawala ng malay. Vanessa woke up with her head feels like cracking. Napamura siya sa sobrang sakit na yon. Maingat niyang iminulat ng kanyang mga mata at nagsalubong ang kilay na makitang nasa isang hindi pamilyar siyang silid. Napatango siya sa pag-aakalang nasa tahanan siya ni Carl, Sandejas, kaya hindi siya gaano nag-alala. But then her clothes are different.
Nakasuot siya ng mahabang t-shirt na halos namuni na siya at itim na boxer. A boxer? Doon biglang kumulo ang kanyang dugo. She trusted him. Sinabi niya tungkol sa mga nangyari sa kanya dati pero hindi ibig sabihin malayo itong gawin ng gusto sa kanya. Kumuyom ang kamao niya at nanggigigil na tumayo sa malambot na kama. Mabilis naglakad tungo sa isang puting pinto pero nahinto nang bubukas ito. Isang babaeng naka-pencil cut skirt hanggang hitang ikse. Long sleeve na puti ang humarap sa kanya. Blonde ang buhok, asul ang mata. May makeup sa mukha at kasing tangkad niya ito. The woman is pretty. Who are you? I am Kelly Douglas. Formal nitong pakilala sa kanya. My boss entrusted you to me. Diretso ang tayo nitong parang sundalo sa luneta. Binabantay ng rebulto ni Jose Rizal. Who's your boss? Tanong niya. He is someone you know, but I won't tell. He said not to. Whoever he is, I don't give a damn. I just need to go home. Before that, you might want to drink medicine for headache? No thanks, I don't have headache. She lied. Gusto niya lang nang umuwi na sa kanila dahil kung hindi man si Carl ang nagdala, malamang naiwan niya to kagabi at tiyak sermon ang aabutin niya sa ina. Where are my clothes? She asked. I'm afraid we put it in the laundry shop, miss. She heaved a sigh. Okay, should I go then? With that? Wala naman akong pagpipilian eh. Kinuha mo na ang damit ko. Pardon? Hindi niya sinagot ang babae. Nilampasan niya to at naglakad palabas ng silid. Doon lang din niya napagtantong nasa isang penthouse siya na makitang kabuuan. Kahit pa isang pamilya nila sa may tuturing na pinakamayaman, may kakayahang bumili ng ganong klase ng tahanan, mas pinipili nilang lahat na mag-low profile para hindi makakuha ng atensyon sa maraming chismosang news reporter. Baka isang araw, may makaalam ng hidden sanctuary nila. Anyway, she has to leave and call Carl. Baka kasi inisip itong iniwan niya to sa bar kagabi. Miss, sir will be here soon. Tinignan niya ang sarili sa salamin ng elevator nang makapasok siya. Inayos ang mangkas, binaba ang dulo para hindi makita ang suot niyang boxer. Nang bumakas ang pinto ng elevator, agad siyang lumabas. Di niya pansin ang mga taong biglang nagtitinginan sa kanya. So, she left. Hindi yon tanong. It was a statement. Umigting ang panga niya habang nakatingin sa magalong kama kung saan niya iniwang tulog ang dalaga. Bililin pa sa kanyang sekretary ito bago siya lumabas para mag-jogging na huwag tong paalisin hanggat wala siya. But he knew her very well. Kasing tigas ng bato ang bungo nito at mas papairalin ang nais. Doon na ito nakilala. But he thought that Vanessa would get curious of who brought her home at that bar. Actually, he's been following her for 2 weeks now. Pagkalapag na eroplanong sinasakyan niya, pinahanap niya ang dalaga. Ayon sa investigator, nasa Maynila to, kaya mas napadali ang pagsunod niya sa dalaga. Kaya rin niya to nakuha kagabi sa bar dahil kung hindi niya yun ginawa, baka lamunin to na naglalaway na aso na malagkit ang tingin sa dalaga. He was pissed when he saw them look at her like that. The green monster inside of him just want to came out and kill all of them. Pero pinakalma niya ang sarili. Dilala niya to sa bagong bilin niyang penthouse at pinatulog sa guest room. My apologies, sir. No matter what, it's not like that. I can't get a hold of her. Schedule me a meeting with Sandejas Corp. For what purpose, sir? I am going to invest. Hindi niya yun gagawin kung hindi niya nakita ang dalaga kasama ang anak ng kinilang businessman sa bansa. But your father told me not to do so as you told if it's against his will. And you're doing it, sir? Tumalim ang tingin niya sa babaeng kaharap. You are my secretary. I'm paying for your job well, Don, am I? Sabi niya. Nakita ang pagkabigla sa mukha ni Kelly. Actually, that is the first time he's doing that. Palagi siyang sumusunod sa sekretara dahil ayon niya sa utos ng kanyang ama at ngayon sinusuway niya ito. He is being disobedient. Do as I told. He sighed. Yes, sir. Tumalikod na to at naglakad palabas ng guest room. Carl? Usal ni Vanessa na makita ang binata sa labas ng bahay. Di siya makapaniwala nakikita niya sa harapan ng binata. Carl is holding a bouquet of red roses, chocolate, and a brown teddy bear with apologetic face. Hi! What are you doing here? And how did you find me? Wala kasing nakakaalam ng lugar ng rancho nila, maliban sa kanilang pamilya. Kaya nga nagtataka siya. First question? Tanong ulit niya. Pero paano ka nakapasok dito? I mean, with the guards. They're in front of the gate. Alangan namang tumalo ng sasakyan ko sa nagtataasang bakod ng rancho mo at tumipad sa ere para lampasan na nagtatayog ang puno ng mangga at niyog at sumabay sa ribu-ribong baka at kalabaw na nasa pastulan para makarating dito nang walang permiso sa guard? Of course, your guard let me in with your mom's help.
Oh, yun lang ang nasabi niya. Yes, hindi mo ba ako papapasukin? Kagad niyang nalawagan ang pintuan at pinapasok si Carl bago ito pumasok, nilahad ang kamay na may dalang rosas, chocolate at stuffed toy. Agad niya yung tinanggap. Salamat. Nakita niya ang paglibot ng tayo nito sa paligid ng sala at nahinto ang mata sa malaking larawan kasama ng kanyang kabayo. Wow, you look so young there. Bakit, matanda na ba ako? Nabilis nung humarap sa kanya. I did not mean that. Medyo iba kasi ang mukha mo sa larawan kumpara ngayon. That was taken when I was 21. Sa isang competition. Are you still racing? Umiling siya. Hindi na kasi kaya ng kabayo ko eh. Anyway, bukod sa pagpapadala ng bulaklak, ano pa bang kailangan mo sa akin? Tanong niya para baning sa ibang atensyon nito. Ah, oo nga pala. Meron kaming new business partners from England, one of the biggest company in London, and they invited us to be in their party. Actually, first time na mag-invest sa Pilipinas at maswerte kami na napili kami bilang isa sa mapag-investan. So I want you to be my date in that party. She chuckled and pointed herself in disbelief. Ako? Meron pa bang ibang babae dito bukod sa'yo? Wala. Ang ibig kong sabihin, bakit ako? She asked. There's a lot of women out there waiting and chasing after you. Why settle for someone like me? Trust me, hindi ako yung tipo ng babaeng makikita mo nagsusuot ng mamahaling damit. I don't do dates, I took care of animals, and... Hindi niya na natapos pang sasabihin na maglakad palapit si Carl at hapitin siya sa matipuno nitong katawan. What the hell are you doing? Nauutal niyang tanong sa binata. There is no reason why you... Ang alam ko, masaya ako at nakikita kita at gusto pa kitang makilala ng buo. Why? Bakit nga ba kinikilala ng gusto ang isang babae? For what reason? Alam na niya kung anong ibig nitong sabihin. She knew it exactly. Hindi siya mangmang para hindi yun maintindihan. Papayag ba siya o hindi? Carl seems nice. He is a kind of boyfriend material. Lalaking siguro siyang hindi lalokohin o iiwan. He seemed to be serious with her. I'm waiting, Vanessa. Hindi kita bibitawan hanggat di mo sinasagot ang tanong ko. Ngayon na? Tanong niya. No, I can wait. I am willing to wait because you are worth it. But you're coming with me in that party, yes? Umaasa ang mapungin itong mga mata. She smiled. Okay, it's a yes. She said and smirked. In one condition. Ano? Mas dumapad pa ang kanyang ngisi. The smirk on her face became regretful as soon as they stepped on the farm. Her master plan was to make Carl harvest mangoes and avocados. Pero mukhang wala ata siyang maha-harvest dahil lahat ay nawasak sa pagkagulog sa matigas na lupa. Not all though. Vanessa has all the tools to harvest. Sungkit at iba pa, pati mga tauhan. Kaya lang di siya nag-enjoy na mag-harvest minsan dahil pinapanood lang niya ang mga ito. At dahil nga panahon na para i-harvest ang mangga at avocado niya, naisipan niya isama si Carl para ayaing umakit sa puno. Kaya lang halos lahat ng manggang nakakuha ni Carl, hindi na siya shoot sa basket na dala nila. She's up the 3-2 so no one would really catch the mangoes. I'm sorry, Vanessa. May bahid pagsisising ani Carl. Wala naman siyang magagawa. After all, it's her idea so it's her fault. Okay lang, it's your first time. Oo nga eh. Marami pa sa taas. Paano ba natin makukuha yan? She chuckled. Nilingon niya ang binata. Alam ko, first time mo, pero hindi na kita hayaang kunin ang mga yan. Malulugi ako sa'yo. Tumawa ang binata at ganun din siya. Now she can feel herself genuinely happy with Carl. She is having fun with Carl. Nakalimutan niya ang problema niya sa pribado niyang buhay. May kuano sa puso niya ang nakaramdam ng konting takot. Kung sakaling mang papasukin niya ang binata sa mundo niya, tiyak na iiwan din siya nito kung sakaling malaman nito kung ano at sino siya. Ang panlabas na anyo at kakarampot itong alam sa kanya, hindi sapat para masabing tanggap siya nito. Carl must embrace and accept her real cruel world, like she did when her grandfather first introduced it to her. Bakit? Tanong ni Carl na makita siyang tulala. Ha? Natulala ka. Umiling siya. May naalala lang. Ano? Saka na kapag handa na ako? Okay, I'll wait. Anito. So, payag ka na talaga sa party? I harvested a lot. She chuckled and shrugged. And it's all broken, Carl. Itatapon ko lang naman ang mga yan. Why? Baka sa mukha ng binata ang pagkagulat. Kasi hindi yan maibibenta. E di akong bibili. Saad nito? Pero wasak na sila. Yeah, but that doesn't mean they're useless. Ano to dahilan para matigilan siya?
Carl has a point. Para lang yung tao. Hindi porket nasira ang buhay, wala nang silbi sa mundo. All we have to do is to fix them and see the beauty in them. It's not all about what's outside, it's all about what's inside. Para siyang nabuhusan ng malamig na yelo sa sinabi nito. Hindi siya nakapagsalita. Namipat sa kanya ang binata at hinaplos ito ang kanyang pisngi. So, if you are broken, then let me be that glue and fix you, so you can all be fixed. All you have to do is to let me...